galing ah. Ikaw na magmamanan yan. Ikaw na magmamanan ng asarol. Kasunod po dun sa vlog na ginawa namin about sa pagtatanim ng mustasa, ngayon naman ipapakita namin papaano paandarin yung hand tractor na ginagamit namin sa pagbubungkal ng lupa para mataniman ulit ng panibagong kulay. So, tara, samahan nyo kami! Tunay ngang nasa 21st century na tayo dahil sobrang dami nang naglalabas ng mga bagong invention about sa mga machineries. Lalo na dito sa machineries patungkol sa mga pagsasaka o sa mga pagtatanim. So ayun guys, nung low budget pa kami, ang pinakaginagamit na pangbungkal ng lupa ng mga tito ko ay yung asarol. So mano-mano talaga. Lahat ng lupa na yun, kailangan mo bungkalin gamit yung asarol. Di ba napaka time consuming niya, pero nung nagkaroon na nitong hand tractor, medyo naging mabilis na yung mga trabaho. So, ang laking tulong ng technology, diba? Pupunta tayo ngayon doon sa mga plot na pitasan na ng mga petchay. So, wala nang laman yung plot na yun, kaya ang kailangan, bungkalin na siya ulit para pwede na ulit taniman ng panibagong mga punla. In this whole video, we will be talking about our owned hand tractor. Anong taon siya nabili, kung ilang taon na siya namin ginagamit, kung matibay ba siya, kung made in Philippines ba siya, o made from the other country. Ano hong model to? So, di ko po alam. Kasi nawala na daw yung resibo. Pero nag-search ako Google about dyan. Pero konti na lumalabas eh, kasi ilang taon na rin tong model na to. So naghanap ako ng kahawig niya, and ang lumabas na model ay ganito. Isa siyang Mitsubishi M7 CT800. So nakita ko yung video na to sa isang Indian vlogger. Mukhang malinis at mukhang bagong-bago pa yung hand tractor dyan. Sa amin kasi luma na, kaya medyo kalawangin. So, tingnan nyo na lang dyan sa video kung ano yung pinaka-itsura niya, actual na itsura niya nung bagong-bago pa siya. Anong taon daw siya nabili? Tinanong ko yung dito at lolo ko, ano tatandaan daw nila ay nabili nila ito noong 2012. So, bumibilang na siya ng 9 years hanggang sa ngayon. Ang dami ng bahang pinagdaanan niyang hand tractor na yan. Isa yan sa dahilan kung bakit naman problema at nai-stress yung mga tito ko kung saan nila iaakit yan sa nila itatali. Kasi nga, sayang eh, pag binaha, diba? Magkano daw siya nabili? Mga nasa 37,000 daw, kaya halos nasa 40,000 na siya. Kung nandiyan negosyo ka, syempre kailangan mo mag-invest para sa mga kagamitang gagamitin mo. Para mas mapatali, syempre, yung mga trabaho. Kapag ka-machinery ang pinag-uusapan, ang mindset ng mga Pilipino, made in China ba yan? So, hindi po ito made in China. Made in Japan daw po siya. At nabili siya sa Valenzuela. Matibay daw ba tong hand tractor na to? Yes, mas matibay pa kaysa sa relasyon yan ang jowa niyo. May joke lang. So, matibay po talaga siya kung i-rate siya out of 10. 9 po ang rate sa kanya. Hindi siya sira, and may minsan hindi siya yung sirang-sira ba? O yung maraming pinalitan sa loob ng 9 years na nasa amin siya. So sabi ko nga kanina, ilang bahan ay pinagdaan itong hand tractor na to, pero matibay pa rin siya. Lumalaban pa rin siya hanggang ngayon. Kapit na kapit. Gasolina po ba ang kinukonsumo nyo dyan? Hindi po. Diesel po. Naghintay ka ba? Paano i-navigate ang Mitsubishi M7 CT800? Well, tsaka na natin pag-usapan yan sa part 2.
ng ating vlog 16. So, antabay lang guys at sa mga susunod, pag-aaralan natin papaano magtanim ng Chinese kangkong. So, hindi lang siya basta kangkong, Chinese kangkong. Okay, see you for the next features. Kindly like, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa mga tutorial features natin. See you! Bye!